Magandang araw! Ito ang aking pahayag patungkol sa isinulat ni Rogelio Ordonez, Kanino ko ibubulong? Ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda at masayang bansa. Ngunit kaakibat nito, ang mga suliraning hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin ng kasagutan at solusyon. Kahirapan ay isa lamang sa mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas. Isa itong suliranin na ilang dekada ng problema ng ating bansa. Maraming dahilan ng kahirapan sa Pilipinas, katulad na lamang ng kulang ng mga institusyon ng paaralan, ng mga pampublikong ospital, paggamutan, kakulangan sa trabaho, maliit na sweldo, at ang mga korap na politiko na siyang mas lalong nagpapahirap sa mga mahihirap pa siyang nagkakamkam sa haba ng bayan sa kani-kanilang mga bulsa. Kung mapapansin natin sa tula, maraming karahasan ang patuloy na nagaganap sa ating bansa. Katulad na lamang ng mga krimen na hindi nabibigyan ng justisya. Mga mahihirap na walang kapangyarihan magtanggol ang kanilang mga sarili. Ang daing ng maralita ay mapapakinggan lamang ng kapwa maralita. Nakakalungkot isipin na ang mga tao nakakaangat sa buhay ay minsan ay hindi nagagawang tumulong sa kapwa Pinoy, sa kapwa mamamayan ng ating bansa. At ito ay isa rin mga dahilan kung bakit hindi tayo umaangat, hindi tayo umaasenso. Batang nasa lansangan na kailangan ng atensyon, kailangan ng aruga. Ngunit sa halip nito, sila ay nagkakalka ng basura para magkalaman-laman ang kanilang mga tiyan. Sana sa susunod na henerasyon ay mas matunan ng pansin, kahirapan ng sagayon ay lahat tayo ay umasenso. Pangyayaring iyon, may pag-asa pa kayang magbago ang ating lipunan? May pag-asa pa kayang gumanda ang sistema ng ating bansa at mabigyang pansin ang mga mahihirap? Bilang isang Pilipino at bilang isang kabataan, naniniwala ako na hindi pa uli ang lahat. Ang Pilipinas ay makakabangon pa mula sa kahirapan. Kung tayo lamang ay magkakaisa, para mapaunlad ang ating bansa, tiyak magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sana sa mga susunod pang taon, tayo ay magkaisa at magtulungan bilang isang mga Pilipino. Tayo ay pumili ng